Bigo umano ang Administrasyong Aquino na makapagbigay ng disenteng trabaho ayon sa ilang mambabata sa isinasagawang pagbusisi ng Kamara sa budget ng Department of Labor and Employment. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi. 2 milyong bagong trabaho ang tinatarget na maibigay ng Aquino Administration sa mga Pilipino ngayong taon. Ang bilang na ito ay sa gobyerno pa lang daw, sabi ni Pangasinan Representative Leopoldo Batawil na siya nag-i-sponsor ngayon ng proposed 11.804 billion peso 2015 budget ng Department of Labor and Employment sa Kamara ngayong araw. Wala pa rito yung mga inaasahang manggagaling sa pribadong sektor. 370,000 daw sa mga trabahong ito iaalok ng LOLE. 375,000 galing sa Department of Environment and Natural Resources. 259,000 mula sa Department of Agrarian Reform. 653,000 sa Department of Public Works and Highways at 379,000 naman sa Department of Social Welfare and Development. Ito ay sa sektor na agribusiness, construction, information technology, hotel and restaurant, tourism, mining, manufacturing, transport and logistics, shipbuilding, renewable energy, real estate at power and utilities. Gayunman, sinili pa rin ni Gabriela Representative Luz Biminda Ilagan ang pagiging bigo pa rin umano na Aquino Administration na magbigay ng matatawag na good job o maayos na trabaho kung saan may security of tenure, social protection at health benefits ang mga manggagawa. Ang obserbasyon ni Ilagan Rafi nakabase raw mismo sa World Bank Review na nagsasabing mula taong 2009 hanggang 2012, 75% pa rin ng mga nagtatrabahong Pilipino ay matatawag na informally employed. Sabi pa ni Ilagan, sa 1.15 million na Pilipino ngayon na nagtatrabaho, 300,000 lang ang napupunta sa local labor. Yung 910,000 daw dumidiretso sa ibang bansa para lang makapagtrabaho. Yung 466 pesos a day na minimum wage ngayon, sabi pa ni Ilagan, hindi na talaga sapat para disenteng masuportahan na isang manggagawa ang kanyang pamilya. Gayun ni Ilagan, dapat daw i-abolish na ang regional wage boards na kakarampot lang naman na magbigay na wage increase. Dapat daw para makaraon talaga ang mga Pilipino, legislated wage ang ibigay ng gobyerno. Hindi rin naman daw talaga lahat ng local government units nakakapagbigay ng livelihood project sa mga manggagawang Pilipino, sabi pa ni Ilagan. Yan muna latest mula dito sa Kamara. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.